Alright mga kulots, welcome back sa ating channel. Meron na naman tayong pag-uusapan ngayong araw na ito tungkol pa rin sa ating mga piso wifi na nawawalan ng oras. Sa ngayon po, meron tayong tips and tricks na ituturo na pagmadalian lang para hindi na tayo pupunta sa ating mga tawag dito, admin. Hindi tayo maglalagin sa ating admin para dire-diretso na tayo, para mabilisan ng clients natin na magkakaroon agad ng time, kasi minsan di ba nagagalit sila pag nawawala ng time. So ngayon tuturo natin ng madalian lang. So ngayon guys, connected ako sa piso wifi, no, Luhan piso wifi. I-click ko lang yan, tapos itong privacy used randomized map default, click natin yan. Ngayon guys, meron siyang dalawa dito tayo sa use randomized map default, yan ang ginagamit natin ngayon. So gagamitin natin tong use device map. Pag click ko to guys na use device map, mawawala ng time. So ganyan ang nangyayari sa ating mga Android 10 ngayon, lalo pag nakakonek sa ating mga piso wifi, nag-iiba-iba siya ng map, naglilipat-lipat. So click natin guys, click ko ba, so nawawala yung wifi niyan. So ulit ay nakalagay yan sa sign in network. So yan siya sa taas guys, meron siyang notifications yan. So wala na siyang time, ganyan ang nangyayari guys, nawala. So ngayon pag ganyan na nangyayari sa inyong mga clients, diba? Halos, halimbawa, kakahulog lang, tapos maya-maya nawala na yung time nila. So ganito ang nangyayari, wala na silang time kahit naghulog. Ang gagawin lang natin ngayon guys, pupuntahan lang natin yung settings and puntahan lang natin ang ating privacy. So ito guys, ang ito tayo sa privacy, no, ang ginamit natin kanina itong use device map. So pupunta ulit tayo sa ating random device randomized map default yan. So nawala ulit guys yung wifi signal, disconnected siya. So ngayon guys, meron ulit siya, connected ulit siya. Punta tayo sa ating portal. Oh, meron ulit guys. Walang post yan ha. Hindi ko pinus yan. Ngayon talaga siya guys. So ngayon, iba-iba ang cellphone guys. Iba-iba ang cellphone, no. So, kung halimbawa naman nawala ulit ng time, I mean, kung ibang cellphone, iba-iba kasi yung ganito ang cellphone eh. Iba-iba. Kung ganito ang nangyayari, dito pa rin ang pupuntahan natin sa privacy. Click lang natin yan, kahit walang ganyan. Halimbawa, hindi pa sila or hindi pa Android 10 yung cellphone nila. Click lang natin to. Yan, tapos refresh lang at connect ulit. Ganun na mangyayari guys, magkakaroon ulit sila ng time. Hindi na natin kailangan pumunta sa ating admin para bumalik yung time nila or i-create sila ng voucher or kung maghulugan ulit para bumalik yung time nila. Madali lang guys. Pero dahil si ano guys, LPB kasi ang gamit ko. Pero minsan hindi siya gumagana yung random map ni LPB, no. Kahit din na nangyari sa akin guys, halos araw-araw may ganyan pa rin. Ngayon naka version 15.3 na ako. Pero ganyan pa rin ang nangyayari guys. Nawawalan pa rin sila ng time, lalo na yung mga kakabili lang ng cellphone or basta Android 10, nagbabago sila, pabago-bago ng Mac. So okay lang naman yun. Ang gagawin lang natin ay pupuntahan lang to, itong privacy, para magpalit tayo ng Mac, bumalik sa dati. Minsan kasi guys, nagpupunta na tayo sa ating ano, sa ating admin, tapos hindi dinagdagan na natin sila ng time, pero andun pa yung ano nila. Wait lang, hindi ko lang papakita guys, mahirap na.
Macad tayo. Ito lang tayo sa users. May naghihilig. So ayun guys, minsan ganyan. Halimbawa ito, sample natin. Itong 3 days na nakalagay. Minsan ganyan siya kasi pag nagpalit siya ng MAC address niya, andyan lang yung time niya pero wala na siyang internet. Hindi na siya nakakabalik. Ganyan. Ang gagawin natin, syempre, o i-add time natin siya, ganyan, add time, or nagpalitan ng voucher, o hulugan ulit. Ito guys, hindi natin kailangan gawin ulit yun. Ang gagawin lang natin, punta tayo ng settings, click ang ating SSID, punta natin ang privacy. Tapos dyan lang guys, dyan ka lang magpapaikot-ikot dyan at kusa na siyang mag-connect or magde-disconnect. Yun lang naman ang share ko guys ngayong araw na ito. Dahil problema talaga siya guys, lalo na pag wala tayo sa ating bahay or doon sa ating mga pinaglagyan ng ating mga piso wifi, nawawala yung time nila. Kaya ito share ko siya guys kasi napansin ko siya na sa isang client ko nawala siya ng time. Tapos ganun lang ginawa ko, kinalikot ko lang yung cellphone niya. Hindi ko rin alam kung paano babalik yun kasi ang ginagawa ko talaga, pinapalitan ko na lang ng hinuhulugan ko ulit or nag-create na lang ako ng voucher. So ngayon napansin ko sa kanya, sa cellphone niya, na ganun lang ang nangyari. Clinic ko lang yung SSID niya, tapos dito sa privacy ganyan lang, tapos okay na ulit. Tapos sumunod na naman araw na nawalan ulit siya ng time. Actually dalawa sila eh, kaibigan ko sa mga kapitbahay ko, bumalik ulit sila. Ganun din ang ginawa ko. So sabi ko effective yung ginagawa kong ganito, kaya ganyan. So share ko lang. Kahit pa paano, may diba, simple lang pa, hindi na tayo punta ng punta sa ating admin. Kasi minsan ganyan diba, hassle pag pupunta pa tayo sa ating admin, masyadong sa oras. Ito ganyan ka lang, pagtingin mo na wala ng time, ganyan ka lang, punta ka lang sa setting, click mo yung SSID and sa privacy. Ayan, dyan lang siya babalik din ng kusa yung pag dyan lang, pumili ka lang dyan sa kung hindi man, ewan ko lang kung sa ibang sa ibang system, no? Ako kasi LPB yung ginagamit ko eh, wala pa akong experience sa iba, ito pa lang. Okay guys, alright, kung feeling nyo guys nakatulong sa inyo ang ating video na ito, please subscribe, like, share, and comments naman dyan kung may mali akong mga nasabi guys, or hindi pa naman tayo expert guys. Share ko lang to dahil para sa ating iba nating mga kapiso wifi. So guys, thank you.